isang mapagpalang umaga sa atin, mga kaibigan. Kaibigan, napakalungkot ng mga nangyari sa ating mundo, ating bansa. Pagkat sunod-sunod ang mga kaganapan na hindi maganda mula na magkaroon ng pandemic, sunod-sunod ang mga bagyo at tindol sa iba't ibang dako ng ating daigdig. Nakakalungkot lang kasi may mga kapatid, may mga taong namamatay, bata o matanda. Nakakalungkot kasi marami ang wala ng trabaho, marami ang nagugutom. Pero ganyan pa man, mga kapatid, merong katanungan na bumabangon sa nangyayari ngayon. Katanungan na tinatanong ng marami. Sabi ng iba, matatapos pa ba ang pagdurusa? Pwedeng sabihin natin oo, at pwedeng hindi. Pwede rin siguro. Pero ikaw, kapatid, ano ba ang sagot mo sa tatlo na yun? Siguro meron pang sagot na yun, no? Pero ano ba ang masiguradong sagot sa tatlong yun? Bueno, kumuha tayo ng sagot sa Biblia mismo, no? Sagot sa tanong kung matatapos pa ang pagdurusa. Sabi ng Biblia, kapatid, sa Apokalipsis o Kapahayag, Kabalata 21 at Talata 4, ito ang sabi dito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot at ang dating mga bagay ay lumipas na. Ngayon yung sabi ng Biblia, kaibigan. Kapatid, balang araw, mawawala ang lahat ng nagiging sanhin ng ating kirot, ang ating pag-iyak, lalo na yung kamatayan sa alisin ng Diyos, kapatid. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Pangalawang teksto, kapatid, na aking mabasaya sa inyo. Nakaulat naman sa Santiago 1:13. Makakatulong ito sa atin. Kasi, kapatid, napakarami tao ang sinisisi sa Diyos ang mga nangyayari sa atin ngayon sa kanilang buhay. Lalo na kapag ka namatayan. Ang kamatayan, kapatid, ang isa sa pinakamabigat ng problema na kinakaharap ng tao. Kapag namatay ka naman sa buhay, talagang napakasakit ng kapatid. Kaya marami sa Diyos ang bagay. Pero ano ba ang dapat na maging pamalas natin sa bagay? Ano ba ang sabi ni Biblia? Masaya natin, kapatid, sabayan mo ako. May Biblia ka dyan. Buksan mo sa Aklat ng Santiago, Balata 1 at Talata 13. Sabi dito, kapag nasa ilalim ng pagsubok, huwag sabihin ng sino man, ako ay sinusubok ng Diyos. Sapagkat sa masasamang bagay ay hindi masusubok ang Diyos, ni sinusubok man niya ang sino man. Napakalinaw, kapatid, no? Napakalinaw na sinabi ng teksto na ito kasi. Kapag tayo nasa ilalim ng pagsubok, o kapag tayo nandun sa point na tayo ay dumaharas ng matinding pagsubok, masabi dyan, huwag na natin sasabihin na tayo ay sinusubok man Diyos. Sapagkat daw, sa masasamang bagay ay hindi masusubok ang Diyos. At ni sinusubok man niya ang sino man sa atin. Napakalino, kapatid, no? Ngayon, hindi talaga natin dapat isisi sa Diyos ang mga nangyayari sa atin, kapatid. At maaaliw kang malaman na nasasaktan ang Diyos kapag nagdurusa tayo. Paano ko nasabi yan, kapatid? Kapatid, kung babasahin natin ang aklat ng Sakarias ka Kabanata 2, Talata 8. Ang sabi doon, kapatid, na kapag tayo nasaktan o sinasaktan ninuman kapwa natin tao o tayo ay nagdurusa, ang nadarama ng Diyos, kapatid, is parang ang itim ng kanyang mata ay parang hinihipo. Example, kapatid, ikaw o ako, yung mata ko may hihipo sa itim na bahagi ng mata ko. Siyempre, kaagad sasalagin ko siya. Ganun inihalimbawa ng Diyos, kapatid, ang kanyang pag-ibig sa atin, na nasaktan siya kapag tayo ay nang durusa. O kapag may nananakitin sa atin.
at makakaasa tayong matatapos ang pagduro sa bakit? Sa kanyang sinabi kapatid sa aklat ng awit, kabanata 37, talata 9 hanggang 11. Nakalagay dyan kapatid na sabi dyan, ang maamo ang magmamayari ng lupa. At konting panahon na lamang, ang masama, ang mga balakyot ay mawawala na. Ang masama ay lilipulin. At pagtutuunan mo nga sila ng pansin at sila ay mawawala na. Ngunit ang maamo ang magmamayari ng lupa at tataas sila roon magpakailanman. At makasusupo nga sila ng kasaganaan. Napakaganda kapatid ng pangako ng Diyos nung sa ilaharap mo. Talagang hindi lang basta aalis ng Diyos kung ano yung nagiging sanay na ating pagluha, pagdalamhati. Kasunod nun, may pangako siya na magandang buhay para sa atin. Yan ang isang katibayan kung gano'n tayo kamahal ng Diyos, kaibigan. Kapatid. Mapaniniwalaan ba natin ang sinasabi ng Biblia, kapatid? Oo naman, syempre. Sa dalawang dahilan. Bakit? Kasi nasusuklam ang Diyos sa kalupitan at pagdurusa. Pangalawa, nagmamalasakit ang Diyos sa bawat isa sa atin. Panghuli ng text ng babasahin ko, kapatid. Pag-isipan nito, bakit nga ba hinahayaan ang Diyos na magdurusa ang mga tao? Sinasagot iyan ng Biblia sa Roma 5:12 at sa ikalawang Pedro, kabanata 3 at talata 9. Bakit nga ba? Babasahin ko kapatid ang pangalan ng teksto, ano? Sa dalawang binanggit ng teksto. Ay ikalawang Pedro, talata 3 at talata, kabanata 3 at talata 9. Sabi dito sa teksto kapatid. Ang Diyos ay hindi mabagal. May kinalaman sa kanyang pangako. Gaya ng iniisip ng ilan na may kamag-alan daw ang Diyos. Kundi ang Diyos ay matiisin sapagkat hindi niya nais ng sino man ay malipol sa atin. Kundi ang nais niya ang lahat ay magsisi at makaabot sa kanyang pamantayan. Mga kapatid, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon tayong lahat na maabot ang kanyang pamantayan at magsisi sa ating mga kasalanan. Kasi kung hahatulad agad ng Diyos sa libutan, mga kapatid, kung hahatulad niya sa libutan ng ganung kabilis, kapatid, marami ang hindi maliligtas. Sapagkat marami makasalanan mga tao ang hindi pa nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat.